Natapos na ang trade deadline pero hindi pa rin natatapos ang mga star player na nagkakaroon ng injuries. Ang sumunod kasi dito ay si Zach LaVine ng Bulls na magkaroon nito ng injury sa huling laban nila kontra dito sa Golden State. Yung injury naman na yun ay sinasabing parang tinamaan ulit ang paa na nagkaroon na rin ng injury noong March 24. Yun naman yung laban nila kontra sa Cavaliers. Para kasing nangyari dito kay LaVine ay yung kay Christian Wood nang ma-re-injured ulit ang kanyang paa. Ayon naman sa report itong si Coach Billy Donovan ay may chance naman na makalaro ulit itong si LaVine pero napakalit ang chance na yun dahil tinitingnan nila ang full evaluation ng kanyang paa. Sa ngayon kasi ay nilagay na sa questionable status itong si LaVine sa laban nila sa Phoenix Suns. Ngayon ang iniiwasan nila ay magtagal ang injury ni LaVine dahil naghahabol pa ang Bulls papasok ng playoffs. Nasa pang-10 pwesto pa sila sa ngayon at lamang sila ng isang panalo kontra dito sa Raptors. Ang isa pang balita dyan, ang mga players ng Nets ay nagre-react na din sa nagsasabing hakot sila ng mga players. Pero may isang pinakamalaking pwedeng magkaroon ng issue pa na hindi pa mararamdaman sa ngayon. Dahil sa publicity na nagkaroon itong si Kevin Durant kahit hindi siya naglalaro para dito sa Brooklyn. Si KD ang isa sa mga NBA player or pinakakilalang player na nagre-respond talaga sa kanyang mga haters. Pero sa huling nangyari naman noong nakaraang oras nga lang ay na-expose itong si Kevin Durant na gamit ang kanyang mismong account nang ilabas ni Michael Rapaport na nakareceive siya ng hindi magagandang messages mula sa The Real MVP ng NBA. Ang isa kasing issue dito kay Kevin Durant dati nung nasa Golden State pa siya ay na-expose si KD na meron pa siyang isang fake account sa Twitter para mag-respond lang sa isang basher. Meron pang kwento na si KD kapag nasa halftime at nasa locker room ay tinitingnan niya ang mga posts sa Twitter tungkol sa kanya at magre-respond itong si Kevin Durant gamit yung fake account na yon. Si Rapaport ay isang podcaster at actor at kilalang critic din itong si Kevin Durant. So meron din siyang mga posts dati na against nga dito kay KD. Naging trending agad yung mga messages na yun ni Kevin Durant sa media at kinonfirm din yun ni KD na siya yun. Nag-apology na rin siya kay Michael Rapaport dahil sa nangyari. Pero ito kasi yan. Gumamit kasi itong si Kevin Durant ng masasamang salita sa messages na yon at pwedeng pumasok doon ang NBA para sa disciplinary action. Hindi lang kasi masasamang salita ang sinabi niya, may pinapatungkulan yun. Nangyari na rin kasi yung kay na Kobe at Rajon Rondo na pinagmulta sila pero hindi katulad ng grounds ni KD na paulit-ulit niyang ginamit ang mga salita na yon. Mas malala pa ang grounds na to kontra dito kay Myers Leonard na naglalaro lang siya sa kanyang livestream at merong salitang sinabi na bawal nga. Pero itong kay KD ay minessage niya sa mismong tao na nagparang naghahamon. Isa yan sa pwedeng makaapekto dito kay Kevin Durant kapag naglaro na siya ulit dito sa Brooklyn Nets. Isa pa, pwedeng pumasok dyan ang NBA kasi mas malala yung grounds na ginawa nito ni KD kumpara dito kay Myers Leonard. So hindi ko na naman alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.